Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on disorder management based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia, no? So, una ulit, gusto ko lang ipaalalahanan kayo na dapat po ay diagnose talaga kayo ng doctor na kayo po ay mayroong anxiety disorder. Anxiety disorder could be depression, could be panic attacks, generalized anxiety, post-traumatic, yun, no? At may na-miss akong dalawa pa. So, anyways, hindi naman yun yung tungkol sa video na to. Sinasabi ko na importante na ma-diagnose kayo ng doctor kasi halimbawa, kunyari, namatayan kayo ng mahal sa buhay, nalungkot kayo o kaya anxious kayo ngayon kasi may pandemya, nawala kayo ng trabaho, may pwedeng anxiety and depression yon. So kung may mga rason, no, na para kayo ay maging anxious at para kayo ay maging malungkot, normal po yon. Kailangan nyo lang silang namnamin at malaman kung paano ninyo makukope, no? But sometimes it takes time talaga. Halimbawa, kunyari, grieving. Sometimes, it will take time talaga para kayo magluksa. So, hindi mo pwedeng pigilan yung isang tao na mawalan siya ng lungkot. Kasi, talagang namatayan siya, etc. No? Or may cancer siya. Or, you know. So, kaya lang magpo-fall ka at madadiagnose ka ng doctor kasi may criteria tayo ng tinatawag. Halimbawa, sa depression. Sa depression, at least dapat may siyam, walo or siyam na sa checklist. Doon sa siyam na yon, dapat doon, para masabing depressed ka, meron kayong limang simptomas noon. At doon sa lima na yon, meron kayong dalawang dapat nandun siya. Okay? Dapat nandun talaga yung dalawang yan doon sa lima na yon. So, ano yung dalawang yon? Yung dalawang yon would be yung nawala na yung gana mo gawin yung mga bagay-bagay na nagpapa-enjoy sa'yo before. Pangalawa, yung talagang feeling mo down na down ka. Okay? Again, ha, dapat lima yon. Lima. So ang punto kasi is that kailangan ma-diagnose ng doctor kasi dapat yung criteria na yan, merong time yan, no? May time yan. Merong at least, I think dapat mga 2 weeks, no? Para masabing totally depressed ka, no? Na meron kanong limang simptomas na yon plus yung dalawang major na dapat hindi mawawala yon para masabi ng doctor na, ah, okay, depressed talaga itong taong to. So you see, kung gaano ka-importante ang ma-diagnose kayo ng doctor. Tapos, yan, no? Mabalik lang tayo dun sa usapan kahapon kasi nakita nung pinost ko yung video ko kahapon, sabi niya, I talk about, kasi sabi ko pwedeng behavioral, eh. Okay. So, minsan guys, ganito tayo. Alam niyo yung nakasanayan na natin, nakagawian na natin, okay? May scientific reason bakit ganun. Una, meron tayo tinatawag na classical conditioning at operant conditioning. Yung classical conditioning, yung nakwento ko na sa iyo, nakwento ko na doon sa mga unang videos ko, yung aso na kapag nakita, nakarinig siya ng bell, ay maglalaway siya. Okay, pag nakarinig siya ng bell. Pero yun, bago mangyari yun, may conditioning muna nangyari. Halimbawa, ang ginawa nung experiment na yun, tuwing may magbibel, meron silang ilalabas na stick. Okay? So, tuwing magbibel, may lalabas silang stick. Hanggang sa nawala na yung stick, nung nagbibel na lang, naglalaway na yung aso. That is classical conditioning na tinatawag. Ganun tayo matuto. Okay? So, ngayon, paano natin i-apply yun sa anxiety natin, sa disorder natin? Kasi, guys, dahil sa tuwing may lalabas na gano'n, nakakasanayan nyo ng mag-react. So, every time na lalabas pala kayo ng bahay, nakaganyan na kayo, lalabas ako ng bahay. So, ibig sabihin nito, magkakaroon ako ng panic attack mamaya. Okay? So, doon pa lang, meron ka ng classical conditioning na tinatawag na tuwing lalabas ka or tuwing may gagawin kang something, dapat lalabas yung anxiety symptoms mo. So, nakasanayan mo na yon. So, ngayon, yung aso na yon, yung naglaway siya, hindi na siya nag-iisip. Automatic yon, basta may nag-bell, maglalaway na siya kagad. Gaya sa atin, sa araw-araw na nangyari sa buhay natin,
tuwing lalabas tayo, hindi na kailangan mag-isip, nagiging automatic na siya. You see? So ganun tayo, natututo tayo na kapag nasa kwarto ko, matatakot ako. Kasi nung una yan, dinidevelop mo na sa utak mo yan. So hanggang sa nasanay na yung katawan mo na kapag ganito ha, lalo na sa gabi, pag matutulog na ako, hindi ako makatutulog kasi meron akong insomnia. Kasi ikaw mismo yung naglalagay na, nagkukondisyon na sa sarili mo noon. Hanggang sa dadating yung araw, kagat dadating yung time na hindi mo na kailangan pag-isipin yon, nagiging automatic na siyang response. Okay? So that is classical conditioning. Ang operant conditioning naman kasi, although hindi masyado siya mag-apply dito, kasi operant conditioning, halimbawa, yung eksperimento naman, halimbawa, tuwing ang isang daga o yung aso o kahit anong hayop, tuwing pipindutin niya yung lever, may lalabas na pagkain. Kaya tubig. So, nasasanayan na siya na tuwing pipindutin niya, meron siyang incentive, okay? Meron siyang price. Pwedeng negative or positive. Ang positive, tawag natin doon ay papunta ulit ako Marikina kasi gusto ko ulit kumain nung kinain ko kahapon. Kaya sasabihin naman nung isa dyan na, familiar yan, okay? Kasi doon lang walang tao, tsaka alfresco, labas lang. Walang tao, tapos sa labas ka kumakain ng kanilang restaurant. Syempre, takot tayo sa pandemic. So, yung operant, yung conditioning na yon, yung positive reinforcement tsaka negative reinforcement. So, yung positive reinforcement, parang sa bata, kapag 100 yung score mo, bigyan kita ng candy. So, yung bata na yon, na-excite siya lagi na kailangan niya i-100% yon para lagi siyang may premyo na candy. Meron din naman negative reinforcement. Kapag bagsak ka dyan sa grade na yan, hindi ka lalabas ng bahay. That is negative reinforcement naman ngayon. So, ano naman yung kinalaman dun sa atin sa learning? Ngayon, pwede natin gamitin yun. Halimbawa, tuwing lalabas tayo at hindi tayo nag-attack or talagang nag-concentrate kayo dun sa mga tools ninyo at ginamit nyo, pwede nyo i-excite yung sarili nyo na, magsa-Starbucks ako tuwing hindi ako mag-a-attack. No? So, yun. So, kahit pa paano, yung utak mo, masasanay din siya na, gagamitin niya lahat ng tools para hindi siya mag-panic attack kasi alam niya na ililibre mo yung sarili mo ng Starbucks. So, pero hindi siya ganun ka-powerful. I mean, yung operant conditioning kasi positive-negative reinforcement yun. Ang gusto ko talaga emphasize yung classical conditioning. Kung bakit hindi na kayo nag-iisip, pero bakit nininervyos, lumalabas pa rin yung simptomas ninyo kasi nga nakasanay na ng katawan ninyo. So, anong gagawin? Ang gagawin po, is another example para ipasok ko kung ano yung gagawin. Halimbawa, yung kalabaw, di ba? Nasabi ko rin din sa mga unang video ko. Ito, yung kalabaw na to, pwede mo rin gamitin yung classical conditioning sa kalabaw eh. Halimbawa, yung magsasaka, yung kalabaw, ang gagawin niya, bago yung kalabaw, ang gagawin niya, i-drive niya yung, paano ba, drive? Basta, sasakay siya sa kalabaw, kasama yung kanyang karosa, no? Punta siya sa bukid, ang gagawin niya, every day, hihilain niya yung tali ng kalabaw para i-guide yung kalabaw doon sa tamang way. Okay? So, mula bahay ko, dadaan ako ng... mula bahay ko, punta ako ng farm. Tapos, pagdating sa farm, pagkatapos ko mag-farm, dadaan ako ng palengke, dadaan ako ng simbahan, tapos uwi ako sa bahay namin. So, yung kalabaw, sa una niyan, ang gagawin niya, ihilain yung tali kasi bago pala yung kalabaw, hindi pa niya alam kung saan pupunta eh. So dito tayo punta. So minsan nakita niya yung mga kalabaw dito nakatali sa ilong, at sakit kaya nun. So kumbaga meron din pwede rin mapasok yung classical conditioning tsaka operant conditioning, no? Kasi pwede yung negative kasi masakit. So ngayon nasasanay na siya, also may classical condition, pinagsama ko na ha, pag masakit, negative reinforcement yon. So every day doon siya dadalhin. Hanggang sa nakakasanayan niya na ngayon dahil alam niya na 'yung gagawin niya, hindi na siya hinihila nung magsasaka. So siya mismo, alam niya na 'yung pupuntahan. So para hindi siya masaktan, alam niya na hindi na siya gaganon, hindi na siya hihilain nung magsasaka. So ang gagawin niya, alam niya na kung saan pupunta. So you see, every day pag nakasanayan na nung kalabaw 'yung kanyang route, o kanyang rota o ruta sa araw-araw, kahit hindi na siya mag-isip kung saan pupunta, right or left, alam na nung katawan niya kung saan pupunta. Okay? So, ang mangyari, bahay, farm, pagkatapos ng farm, palengke, simbahan, bahay. So, ganun. Ganun lagi. So, ngayon, yung magsasaka, kahit nakahiga na lang na ganyan sa kanyang karosa, yung kalabaw, alam na kung saan pupunta.
Okay? So, parang ganun din sa isip natin kasi nakasanayan na natin. Alam na na nung katawan natin na magre-react tayo ng ganung klaseng way kung paano mag-react. So ngayon, isang araw, sabi mo, pagod na ako. Ayoko na magkaroon ng simptomas ng anxiety disorder lagi. Paano, ano ba gagawin ko? Ang gagawin niyo po ay an example. Yung kalabaw na yan, ang gusto mo na mangyari, binili na siya ng bagong may-ari. Binili na siya. Ngayon, yung kalabaw na yan, ang gamit na dyan, hindi na sa farm, hindi na sa palengke, hindi na sa simbahan. Ang gamit niya na bahay, eskwelahan. Sa tingin ninyo, sa unang araw, okay, sa unang araw o ilang mga araw pa bago matutunan ng kalabaw na hindi na siya pupunta doon sa farm, kundi sa school na. Do you think, pagkabili ko ng kalabaw na yon, alam niya na kung saan siya pupunta? Hindi, di ba? Ang mangyayari dyan, ang gagawin ng kalabaw na yan, araw-araw, kung hindi mo siya hihilain, pupunta pa rin siya sa farm, sa school, tsaka sa may, ay sa farm, sa may palengke, at tsaka doon sa kanya, sa simbahan. Ngayon, it will take time. So, ang gagawin mo, hihilain mo yung kalabaw na, hindi, eskwelahan tayo, dito yung daan mo. So, it will take time para sa kalabaw na yon na mawala yung learned behavior. Yung sinasabi natin na natuto na yung behavior, yung kalabaw na kapag ginawa niya yung araw-araw, yun na yung gagawin niya sa araw-araw. Ngayon, para mabago yung behavior na yon, kailangan mo na naman siyang ihilain papunta doon. So, medyo masakit na naman sa kanya yon. Hanggang sa makakasanayan niya na naman na, okay, eskwelahan na to, eskwelahan na. Pero, dadating yung punto na pag naalala niya, limbawa, ay, ito yung eskwela, ito yung farm, ha? Pwede rin bumalik yun, okay? Pero ang gagawin mo, hihilain mo lang siya ulit na pumunta sa school. May posibilidad talaga. So, ano i-apply mo nun sa anxiety disorder mo, sa mga simptomas mo? Then, every day, imbis na kailangan maging aware ka kasi muna, maging aware ka sa mga simptomas mo. Pag naging aware ka, sinulat mo yan, ito kasi nangyayari sa akin sa araw-araw eh. Kapag gigising ako, pagising ko pa lang, nag-anxiety na kagad ako. Ang pwede mong gawin dyan, kasi nag-automatic na, unang gagawin mo, pwede kayong magkaroon ng meditation. Pwede yun, sample, diba? Meditate ka na, pagising mo pa lang, medyo pangit na yung pakaramdam, then mag-meditate ka. Pero aralin mo na kung paano mag-meditate kasi ibang lecture naman yung haba na, no, panagturo pa ako ng meditation. Pero malay nyo, isang araw, magturo rin ako kung paano ginagawa yun. But aralin nyo na, pwede ganito na lang, sample. Ito ang pwede nyo gawin. Pagising sa umaga, feeling mo parang negative ka pa lang. Then, inhale-exhale ka. Yung inhale-exhale, yung sinasabi ko, tinuturo ko na dalawang inhale. Yung hold ng matagal, tapos release ng mahinang-mahina. Kasi kapag ginagawa mo yon, naglalabas ng pang-relax na chemicals naman yung katawan mo para ma-relax ka. And then after that, di kailangan mo nang sabihin sa katawan mo na, okay, this is just symptoms of anxiety disorder. Never pa naman ako namatay nito. Lagi lang siyang nararamdaman ko yon dahil sa, yun nga, natutunan na nung katawan ko yung pag-react sa ganung bagay. Pero ang totoo naman, never naman akong namatay. So, meron kang ina-assure mo yung sarili mo. So, hanggang sa everyday, pag ginagawa mo yon, nawawala na ngayon yung anxiety mo every time nagigising ka. Kasi yung brain mo, also, nakakondisyon na siya na pagkagising nito, magre-relax siya. So, yung brain noise mo, nagsabi na, okay, wala siya sa danger, magre-relax siya. So, number one yon. Eh, meron ka pang buong araw. So, ano yung mga buong araw para nagtitrigger siya sa anxiety disorder? So, sabihin mo lang ulit na, okay, ito yung natutunan ko kay Jeremy doon, yung anxiety disorder, ito lang pala. At ang sabi niya doon kasi, pag may takot ang isang tao, doon lumalabas yung anxiety. So, kailangan, ano ba yung mga fears ko? So, sulat mo na. So, talaga bang may kapag ba yan ang fear ko, mangyayari ba talaga yan? At anong solusyon dyan? Okay? So, yun, no? So, everyday, kapag hinaharap mo na siya, para siyang kalabaw na hinihila mo dun sa way na yon. At kapag nasanay na yung katawan mo, no? Nag-exercise ka na halimbawa, kasi exercise, nakadagdag, nakatulong din yun sa katawan natin. Although, syempre, iba nakatamad gawin. So, wala. Kung tatamarin ka, hindi mo yun yung sinasabi ko, tutulungan yung sarili nyo. Kailangan nyo gawin yun. Okay? So, naka 14 minutes na tayo. I hope nakatulong itong video na to. You subscribe, you share it to the people who need
knowledge, no? Na sana ma-relieve sila kasi tingnan nyo, ganito lang pala ang bagay. Marirelieve na sila. Ito, masasabihin ako sa inyo, I'll be honest with you. Kapag nagsasalita ako sa inyo ng tuloy-tuloy, napapansin nyo hindi ako minga, may epekto sa katawan ko yon. Kasi nga hindi ako nakakinga, nandun yung parang nahihilo ko. Pero kasi nga, knowing na kasi nagsasalita ako ng mabilis, para nagmamadali ako sa oras ko, normal yun. So tanggap ko, hindi ako parang nahirapin ako minga. Hindi. So tanggap, so gagawin ko, gagawin ako. Gaya naman normal na tao. Sorry sa paggamit ng normal. Pero normal, eh, gusto ko lang sabihin, eh, Pinoy naman tayo, alam naman natin yun. So hindi naman talaga tayo abnormal na sinasabi abnormal, no? Hindi, walang ganun. Walang, ano lang yun, stigma lang yun, yung pasinasabi natin, yung mga baliw, yung mga parang hindi alam yung mga ginagawa. Although nasabi ko rin sa ibang videos yun, wag na doon, okay? So I hope may natutunan kayo, enjoy the benefits of learning from the ideas I share. At maraming salamat. Baka mamaya ulit gumawa ako ng video about anything. Oh, pwedeng depression, kung nade-depress kayo. Sabi niyo sa akin kung gusto niyo ng depression. Kasi itong ano ko, it's more of anxiety, you know. Thank you guys. Bye-bye.